Marami sa atin ang naniniwala sa kapalaran na ang daang tatahakin ng ating buhay ay matagal lang nabuo at kailangan na lang pagyamanin patungo sa inaasam na tagumpay basta tayo ay magiging mabuti at magsusumikap. Pero sadyang pinatunayan ng tadhana na ang buhay ay pansamantala lamang. Katulad ng nangyari sa sikat na singer na si Rodel Nabal na nakilala natin sa awiting Lumayo Ka Man Sa Akin. Lumayo ka man sa akin. Nais ko. Nais ko'y muling bakit? At muli. Araw-gabi. Bakit na halika mga idol, alamin natin ang kanyang mga pinagdaanan bago niya nakamit ang tagumpay na inaasam. Pero sa kabila nito, ay ano nga ba ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw? Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Rodel Belvis Nabal, sa tunay na buhay, ay kilala din sa katawagang Odie. Siya ay isinilang noong 16 ng Pebrero taong 1953 sa lungsod ng Maynila. Panglima siya sa 7 magkakapatid. Ang kanilang pamilya ay puno ng pagmamahalan at madalas sama-sama silang namamasyal sa tuwing katapusan ng linggo. At paborito nilang pinamamasyalan ang dalampasigan ng Bataan na kung saan doon lumaki ang kanilang ama. Ang kanilang pamamasyal ay ang nagsisilbing bonding at nagpapatibay sa kanilang pamilya. Pero bukod pa dyan, ang isa pa nilang kinahihiligan ay ang musika. Ito na rin ang nagsisilbing libangan nila sa tuwing hapon pagkatapos ng kanilang eskwela. Likas na talaga sa kanilang pamilya ang pagkahilig sa musika dahil ang kanilang mga ninuno ay pawang mga musikero din at mahilig sa sining na isa din sa kinahihiligan ni Rodel Nabal. Kaya ganun na lang ang suporta ng kanilang ina upang matuto silang tumugtog. At taong 1960, sa edad na 7, ay pinag-aralan ni Rodel ang pagtugtog ng piano. Subalit wala itong tiyaga na pag-aralan ang mga teorya at basic na unang itinuturo sa pagtugtog ng instrumento. Dahil pakiwari niya, ay kaya naman niyang tumugtog at matuto sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng mga nota. At sa dikalaunan, ay umiikot na ang kanyang mundo sa larangan ng musika. Dito na din siya nagsimulang gumawa ng mga sariling komposisyon. At sa edad ng 23, noong 1976, ay pinasok na ni Rodel Nabal ang professional singing. Madalas siyang kumakanta sa mga club at mga event sa Manila. At paminsan-minsan ay sumasali din ito sa mga singing contest na sadyang humasa sa kanyang talento sa pag-awit. At taong 1980 ay nag-migrate naman ang kanyang mga magulang sa Canada. At isa-isa silang kinuhang magkakapatid, kasama na din si Rodel Nabal. Pero kahit na nasa ibang bansa na ito, ay hindi naman niya tinalikuran ang pagkanta. At di nagtagal ay natanggap ito upang magtanghal sa Grandstand of the Canadian National Exhibition o mas kilala na The X. Ang lugar na ito ay napakapopular dahil maraming iba't ibang sikat na artista, banda at singer ang nagtatanghal dito na nagmumula pa sa iba't ibang panig ng mundo pagka may malaking pagdiriwang na ginaganap sa tuwing sasapit ang buwan ng Agosto. At pagkatapos ng ilang taon, ay nagtungo naman si Rodel Nabal sa Los Angeles, California upang doon maghanap ng mas magandang oportunidad. At hindi naman siya nagkamali sa kanyang naging desisyon at siya ay nakapagtanghal sa iba't ibang lugar gaya ng Wilshire Abel Chater, Scottish Rite Temple at Ambassador Hotel. At ipinamalas din niya ang kanyang husay sa pagkanta sa Imperial Palace sa Las Vegas, Nevada. At pagkalipas ng halos isang dekada na pagtatanghal sa ibang bansa noong 1989 ay napagdesisyonan ni Rodel Nabal na umuwi ng Pilipinas upang dito ilabas ang kanyang sariling awitin. At nakapag-release siya ng cassette album na pinamagatang Finally I Found Love. At dahil sa husay at ganda ng kanyang awitin ay mabilis itong sumikat sa mga istasyon ng radyo. Isa din sa naglukluk sa kanya patungo sa kasikatan ay ang kanyang taglay na kagandahang lalaki. Masayang masaya si Rodel Nabal sa kanyang natamong tagumpay. At ito na din sana ang iuuwi niya at ipagmamalaki para sa kanyang ina na isa sa sumuporta at nagtulak sa kanya sa mundo ng musika. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana dahil kung kailan nakuha na niya ang pinapangarap ay pumanaw naman ang kanyang nanay. Labis itong kinalungkot ni Rodel Nabal. Kaya naman dali-dali itong bumalik ng Canada
at iniwan ang kanyang karera dito sa bansa na kung saan ang kanyang kasikatan ay nagsisimula pa lamang. Di nagtagal, pagkatapos ng ilang buwan na pagluluksa, ay nagpa siya si Rodel na magtungo na lang muna sa Japan upang doon magtanghal at doon itoon ang kanyang sarili para na rin makalimutan ang pagkawala ng kanyang ina. At nang maglaon, sa kabila ng pagiging abala, habang ito ay kumakain sa isang restaurant sa Japan, ay narinig nito ang kanta ng sikat na singer na si Maria Takeuchi na may pamagat na Single Again na kaagad namang umantig sa puso ni Rodel. Kaya namang ginawa niya kaagad ito ng sariling liriko at ginamit ang melody ng nasabing kanta. At pinamagatan niya itong Lumayo Ka Man Sa Akin na inaalay niya para sa kanyang namayapang nanay. Dahil noong mga oras na iyon ay kasalukuyan pa rin siyang nagdadalamhati sa pagkawala nito. At aniya ay punong-puno ang kanyang puso ng mga mensahe na gusto niyang sabihin sa kanyang ina. At pagkatapos ng ilang panahon na pamamalagi niya sa Japan, ay napagtanto niyang handa ng muli ang kanyang sarili at nagdesisyon siya na bumalik na ng Pilipinas. Dito na rin niya inilabas ang kanyang pangalawang album noong 1991 kasama ang kanta na Lumayo Ka Man Sa Akin. Kagad naman itong umere sa mga istasyon ng radyo. At nang dahil sa ganda ng nilalaman ng kanta, ay kaagad itong nag-hit sa mga nakikinig na siyang muling nagpasikat ng husto kay Rodel Nabal at nakakuha ang album na ito ng Triple Platinum Award sa loob lamang ng 2 buwan. Ilan pa sa kanyang mga pinasikat na awitin gaya ng Muli, Nais Ko, Bakit, Higpitan Mo Pa Ang Yakap, Kailan Kaya at marami pang iba. At dahil sa kasikatang nakuha ng kanyang mga kanta ay kabi-kabila na rin ang kanyang mga concert, TV guesting at maging mga pelikula ay pinasok niya na din at nagpatuloy ang kanyang pamamayagpag sa industriya. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, noong 1993 ay nang una niyang naramdaman ang mga sintomas na mayroon siyang malalang sakit. At dahil sa takot ay nawalan siya ng panahon para gampanan ang mga commitment at proyekto sa industriya at nagdesisyon ito na magtungo ulit sa Canada at doon magpagamot. Pero sa kabila nito, kahit na siya ay sumasa ilalim sa masusing gamutan, ay pinagpatuloy pa rin niya ang pagkanta at nakasama pa nga ito sa gaganaping Miss Saigon dahil nakuha niya ang isang pangunahing karakter bilang assistant commissar para sa gaganaping palabas. Ngunit sa kabila nito ay unti-unti namang lumala ang kanyang karamdaman at bumagsak na rin ang kanyang pangangatawan kaya hindi na rin natuloy ang kanyang pagganap. At noong July 11, 1995 ay tuluyan ang binawian ng buhay si Rodel Nabal sa edad na 42 anyos habang siya ay nasa Toronto, Canada. Ayon sa ibinalita noon, sa mga pahayagan ay pumanaw daw ito dahil sa sakit na pneumocystis pneumonia at inihimlay ang kanyang labi sa Pine Hill Cemetery sa Scarborough, Toronto. Ngunit pagkalipas ng isang taon ay kinumpirma naman ng kanyang pamilya sa isang palabas sa telebisyon ni Inday Badiday na ang dahilan ng pagkamatay ni Rodel Nabal ay sakit na may kaugnayan sa AIDS. Kwento nga ng kanyang pamilya, noong mga oras daw na nakikipaglaban si Rodel sa sakit ay nagsabi ito na marahil ang nangyayari sa kanya ay may dahilan at kung kailangan na tumulong siya sa iba na may kaparehong sitwasyon ay gagawin niya. At makalipas ang ilang taon, noong 1997 ay tinupad naman ng kanyang mga kapatid na sina Delia at Rosalie ang kanyang huling habilin at naitayo ang Rodel Nabal Care Outreach na isang programa na naglalayon na tumulong ng libre sa mga taong dumadanas ng kaparehong sakit ni Rodel Nabal.